Hello mga boss, Jace Oragon Tech again. In this video mga boss, meron tayong PC build na i5-10400. Ito yung processor na gagamitin natin sa kanya. Si i5-10400 ay meron siyang 6 core and then 12 thread processor. And then request ni client ay mabilis yung multitasking. Ang nirecommend natin sa kanya is 16GB na HyperX Purebase na 3200 frequency. And then ito yung motherboard na gagamitin natin sa kanya is Gigabyte H410M Edge version 2. Syempre sa mas mabilis na boot up ng application, recommend natin sa kanya is 250GB na Kingston NVMe M.2 SSD. Para naman sa backup files niya, nirecommend natin sa kanya is 500GB na Seagate hard drive. Power supply na gagamitin natin sa kanya is 600 watts na 80 plus bronze intelligent awake. And then syempre para sa ventilation, nirecommend natin sa kanya is YGT na tri-pack fan na with remote. Ayan guys, yung RGB fan niya. Maglalagay din tayo mga boss ng MSI GT730 graphics. Ito yung magiging separate video card niya dahil si client ay maglalagay ng 4 pieces monitor. So kailangan natin to para mag multiple display yung kanyang PC. Enplay STX 540 combo, keyboard, mouse, headset para sa gagamitin ng ating client. Secure 650BA UPS, good po siya for 30 minutes backup battery. 4 pieces view plus 24 inches 75Hz LED monitor. Ito mga boss yung gagamitin ng ating client para sa multiple display ng kanyang PC. Mamaya mga boss, tetestingin natin para sa multiple display. Ito gagamitin natin mga boss, ATX casing, intelligent tempered glass front side. Dito natin i-install yung kanyang 3-pack RGB fan. So ito na mga boss, umpisa na natin ang pagbibuild ng PC na i5-10400. Shoutout nga pala sa iyo boss Andrew Bull, siya muna makakasama natin sa pagbibuild ng ganitong PC. Sa mga gustong magpa-build ng ganitong PC, mayroon po kaming physical store dito sa Gilmore, IPTC, Infinite Plastec Corporation. Located po kami at Gilmore Commercial Plaza, 2nd floor. Kocomment ko po below ang aming exact location. Big shoutout nga pala sa inyo mga boss. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala sa aming store. Ayan mga boss, tinatanggal na ni Boss Andrew Bull ang tempered glass sa front para iwas basag at para mas malinis ang kanyang gagawing cable management. Ang ganda ng ngiti ni Boss Andrew. So ito mga boss, kailangan ulit niyang tanggalin ang kabilang side panel para mas maayos ang kanyang cable management. So kine-check ulit ni boss kung tama ba yung ating mga pesang binibigay natin sa kanya. Dito sa aming store mga boss, makakasigurado kang ang pesa ay laging bago. Mga boss, na-install na ni Boss Andrew Bull ang dalawang intake pan and then yung isa naman ay lalagay sa likod para sa kanyang exhaust. Ito mga boss ang motherboard Gigabyte H410. Install na natin ang kanyang processor na i5-10400. After natin ma-install ang kanyang processor, kailangan naman natin install ang kanyang processor pan.
Then install na rin natin sa kanya ang kanyang 16 gig na dual RAM. And then install na natin ang motherboard sa kanyang CPU case. Install natin next ang kanyang 250GB na Kingston NVMe M.2 SSD sa kanyang motherboard. Install natin next ang kanyang 600 watts 80 plus bronze na intelligent power supply. Then install natin next ang kanyang 500GB na hard drive for backup files. Yun mga boss, tapos na ang ating PC build. Maraming salamat kay Boss Andrew Bull. Maganda at malinis ang ating cable management. So ito na mga boss, check natin. Power on na natin mga boss. Napakaganda talaga at napakasulit ng ating ginawang PC build. Napakaganda ng kanyang RGB fan with remote control. And then napaka-ventilation niya rin dahil meron siyang dalawang intake fan and then isang exhaust fan. Kaya sa mga gusto magpabuild ng PC dyan, just comment below sa aking mga videos para mas patulungan ko kayo sa pagbibuild ng inyong PC. So ito na nga mga boss ang ating sample ng multiple display sa kanyang apat na monitor. So yun, kung makikita nyo mga boss, pare-parehas yung display niya, extended display siya. So kahit anong gawin ng ating client, pwedeng mag-multitask sa apat na monitor. So ginamit natin sa kanya is isang VGA port and then HDMI port sa kanyang video card and then onboard na HDMI and then VGA para sa kanyang multiple na display na monitor. Once again mga boss, this is Jace Oragon Tech. Kung nagugustuhan nyo aking mga video, don't forget to like, share, and subscribe my channel para mas marami pa tayong video na gagawin para sa mga PC build. Maraming salamat mga boss. Next time ulit. Bye-bye!